Good morning, good morning, good morning, mga friends. Mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala, si Danilo Pinarejo. Please subscribe. Subscribe nyo lang yung aking YouTube channel and click the notification bell. Ang topic naman natin, ang pag-uusapan naman natin ngayon, yung tungkol sa nalalapit na eleksyon 2022. Kamusta naman tayo? Ngayon, malapit na. Sinatawag nilang malapit na ang paghuhukom. Sino ang ating napupusuan na mailuklok sa Malacanang bilang isang pangulo? Diba? Guys, friends, marami. Maraming pagpipilian, pero nag-iisa lang. Dapat natin pusuan kung sino talaga ang nararapat. At ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Diba? Yan ang kailangan natin ngayon. Hindi yung puro salita lang, magaling lang sa kampanya, pero kulang lang naman siya sa gawa. Maganda yung marami ng experience ang iuupo natin na bilang pangulo. Marami dyan na nagsasalita, bakit si itong si Bongbong, bakit daw iuupo, bakit daw gustong maging presidente na baka lang daw gumante sa Dilawan at maging martial law at maging martial law dito sa ating bansa. Hindi naman. Siguro, dapat pagbigyan po natin yung mga kakayanan nila. Dahil sila para sa akin. Yan si Senator Bongbong Marcos o tatakbong presidente sa darating na halalan. Wala naman tayong nakikita siguro na pangit ng kanyang mga tinatawag natin na kanyang mga plataforma. Magaganda naman ang mga kanyang adhikain sa ating bansa. Sino naman ba naman tututol ng ganyan? Dami naman tututol. Merong may gusto. Meron namang tumututol. Ano ba talaga? Para sa akin, yung bihasa na maraming alam, yan ang magandang maging pangulo natin. Hindi katulad ng iba. Hahanapan siya ng isyo kung ano-ano. Nakikita naman yun. Ngayon, dapat ngayon, sa darating na halalan, dapat ngayon, para sa akin, dapat iwasan na yung pandaraya. Pandaraya ngayon dahil sa, hindi katuloy kasi dati nung araw, yung manual, kaya sa ngayon, smartmatic naman. Ang laki ng diferensya eh. Kaya kailangan ngayon, dobling pagkakaanda at pagmabantay para maging malinis ang halala natin at para makita ng mga ating mga kababayan kung sino talaga ang dapat iluklok sa malapit niyo bilang isang pangulo. Para sa akin, si Bongbong at si Sara, magandang team talaga. Sara Duterte ay Sara Duterte at si Bongbong Marcos. Ganda. Kasi wala naman tayong nakikitang pangit kay sa ating pangulo Duterte nung mga panahon na nasa Malacanang pa siya. Wala naman tayong nakikitang
hindi maganda sa kanya. Lahat ng mga sinasabi niya, bagkus may mga kulang na hindi nagagawa yung iba, siyempre, alam mo naman yun sa mga numero uno talaga, sa mga drugs, yan. Hindi talaga basta-basta makukulang. Mapipigilan yan. Hindi makukulang yan. Kaya, ngayon darating ng halalan, huwag tayong papadala sa mga 500, 1,000, kailangan talaga isa isip at isa puso natin kung sino talaga ang ating kailangan iboto. Yan lang naman. Sa mga friends natin yan, comment lang kayo. Please subscribe my YouTube channel, Danilo Pinarejo. Click the notification bell para maka-update tayo, lalo na sa darating na halalan ngayon. Kailangan maka-update tayo sa kanila o maparating natin sa kinauukulan na kung ano yung dapat, ano yung tama. Wala naman akong nasa sinasabing masama sa mga salita ko. Isa sa akin kung ano, sino yung aking naputusuan. Bongbong Sara, dito nandito tayo, support tayo sa kanila. Okay, sige po, bye bye.